Hey guys, konnichiwa. So for today's video, inulang na yung pagkain namin. So ngayon, andito kami sa Value Supermarket. Itong Value na to, bagong open lang siya dito sa Misusawa. Sa trial sana kami pupunta, pero dahil bagong bukas tong Value na to, try nating pumasok dito sa loob at mamili. So pagpasok namin dito sa loob, puro prutas na agad yung nakita namin. Dito usually, pagka market talaga, prutas at gulay yung mga nasa unahan nila, nasa tabing pinto. Ito, kumuha ako ng okra kasi 98 yen lang siya. Dalawang balot yung kinuha ko. Si Ate Nora, kumuha rin siya ng dalawa kasi sabi niya magsisigang siya. Eh nakakita din ako ng talong kaya kumuha rin ako ng isang balot. After nun, tumawid kami dito sa kabila and nakakita kami ng iba't ibang klase ng mushroom. 58 yen lang siya. Tapos nakakita ako ng spinach, kumuha ko. Kasi itong spinach na to, pamalito namin sa kangkong. Eh nakakita din ako ng kalabasa kaya kumuha ko din ito. After nun, napunta kami dito sa may manukan. Puro pakpak yung mga nakita namin kaya ito kumuha ako ng isang balot. Parang ang laman niya is 8 pira. Then sa katabi ng pakpak ng manok, merong atay ng manok. Kaya kumuha din ako nito. Matagal na rin ako hindi nakakain ng atay ng manok. So ayun, nag-crave din ako nung nakita ko siya. So ayun, nandito na ako sa may mga seafoods. Dito, wala akong nagustuhan. Kaya tumingin-tingin na lang ako. Dahil bagong open nga tong market na to, ang daming mga namamalengke. Kasi dito, pag bagong open yung store, mura yung mga paninda nila. And yun, naglakad-lakad pa ako. Nakarating ako dito sa may mga hipon. Pero hindi ako nito kumuha kasi ang sabi ko, malapit na kaming mag-osen. Kaya sa OC na lang ako bibili. So ayun, nag-ikot-ikot na lang ako. Wala na akong nagustuhan. Puro gulay lang yung mga napili kong bilhin. Ito kasing mga binili namin, pandagdag lang siya. Kasi paubos na yung mga binili namin nung una. Kinulang siya dahil kaunti lang. Yung mga nabili namin nung nakaraan. Nakabili kami ng isang kahon na juice kasi ang mura niya 48 lang. Tapos na kumuha ako nitong pansit na to. Ang tagal ko nang hindi nakakain. Para lang siya ng lomi. And napunta na kami dito sa may grocery. Nakakita ako ng miswa. Kaya kumuha ako. Itong miswa na to, ang lalaki ng butil nito. Itong ganitong klase miswa, matagal din maubos siya sa akin kasi konti-konti lang naman yung lagay ko pag ako nagluluto. Tapos nakakita na naman ako dilata na pusit kaya kumuha ako nito ng dalawa. And kailangan ko rin ng paminta kaya kumuha ako ng isang piras. Ito naman sa kabila nakakita ako ng hand cream na matagal ko nang hinahanap. At nakakita rin kami ng serum na worth 5,199 yen pero nag 90% siya kaya naging 499 yen na lang. Kaya bumili kami ni Myla ng tag-isa. And iyon, nag-decide na kaming magbayad. Iyon lang yung mga nabili namin dito. Kaunting ulam lang naman kasi pang isang linggo't kalahati na lang kasi malapit na ulit yung sahod namin. So kailangan, konti lang yung bibili namin. Dahil malapit na nga kami mag-osen kasi sa osen, mas mura at mas makakatipid kami doon. Mas marami pa yung mabibili namin. So ito, nandito na kami sa may cashier. Nagbayad na kami. Dito sa market na to, parang katulad lang yung process ng pagbabayad sa Big House. Machine yung ginagamit. And yun, natapos na akong magbayad. Kaya nagbabalot na ako ng aking mga pinamili. Maglabas namin ng market, dumiretso kami dito sa may cementerio kasi sabi ni Ate Nora gusto niya dalawin yung kanyang namayapang asawa. So ito, nandito na kami sa may tok-tok ng cementerio. Dito guys, alam niyo ba yung cementerio, bawat lugar, parang bawat baryo, meron silang cementerio. Kaya napaka convenient sa kanila dalawin yung kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. So ito, 2 times na akong nakasama sa kanya na dinalaw niya yung kanyang namayapang asawa. Yan ang ginagawa niya, parang binabasa niya yung paligid nung puntod. Tapos nadasala niya ng kaunti. So bali yan, lahat yung mga nakalibing dyan, mga abo na lang yung mga yan. Cremation kasi yung ginagawa dito. Yun. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless. Bye bye.